pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo't baka tayo'y abutan niya. Kapahamakan ang sasapitin natin sapagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod." Si David ay umiiyak na umakyat sa bundok ng mga ulibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong. Tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umakyat. Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagmumura. Ito ay si Simei na anak ni Gera. Pinagbabato niya si David at ang mga tauhan nito kahit napapaligiran ng hari ng kanyang mga bantay at kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, lumayas ka, mamamatay tao, kriminal. Naghiganti na sa iyo si Yahweh dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw ng kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Tapos na ang mga maliligayang araw mo, isa kang mamamatay tao, sinabi ni Abisay. Mahal na hari, bakit pumapayag kayong lapastanganin ng hampaslupang ito? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari kay Abisay at sa kapatid nitong si Joab, huwag kayong makialam. Kung iniutos ni Yahweh kay Simei na sumpain ako, sinong may karapatang sumaway sa kanya? Sinabi ni David kay Abisay at sa lahat niyang lingkod, kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi nga katakataka ang ginagawa ng Benhaminitang ito. Hayaan ninyo siyang magmura at sumpain ako. Inutusan siya ni Yahweh na gawin ito. Baka naman kahabagan ako ni Yahweh sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, bakit mo ako pinapakialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakikiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. "Pasapiin mo na lamang kami sa mga baboy," at sila'y pinaintulutan niya.
Lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig pook ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.